Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang kaganapan sa kakatapos lang na ADAS 2022 at ang nalalapit na pagtatapos ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Noong nakaraang araw ay pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagbubukas ng 4th Asian Defense and Security o ADAS 2022 at pati na rin ang Crisis Management Exhibition and Conference sa World Trade Center sa Pasay City. Dito ay kinilatis ng kalihim ang iba't ibang mga modernong armas na iprinisinta ng iba't ibang kumpanya mula sa iba't ibang bansa. Isa sa kumuha ng atensyon ng kalihim ay ang DSME 1400PN Diesel Electric Attack Submarine Design ng South Korean shipbuilder na Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Ang submarinong ito ay kasalukuyang ginagamit ngayon ng Republic of Korea Navy at Indonesia Navy. Alam naman natin na ang Philippine Navy ay mayroong nakabinbin na submarine acquisition program at mapasa hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Ayon naman sa Max Defense Philippines ay nananatiling bukas ang Philippine Navy sa kahit anong offer. Kaya't hindi malabo na mapabilang ito sa pagpipilian ng Philippine Navy para sa kanilang kauna-unahang submarine. Samantala, sa papalapit na pagpapalit ng Pangulo ay tuluyan na ring uusad ang AFP Modernization Program sa Horizon 3 sa susunod na taon. Ito ay kahit pa mayroon pang mga big ticket project na under sa Horizon 2 na hindi pa nabibili, gaya na lamang ng multi-role fighter at ang nabanggit nating submarine. Sa isang ambush interview sa opening ng ADAS 2022, ay sinabi ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana na marami pang mga proyekto na dapat bilhin ang ating AFP at ang pinoproblema na lamang nila ay ang pondo. Hihiling din umano ang kalihim sa susunod na magiging pangulo na bigyan ng prioridad at pansin ang AFP Modernization Program upang matugunan na ang pangangailangan ng ating AFP, lalong-lalo na ngayon na patuloy pa rin umiinit ang sigalot sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte ay naglaan ito ng 300 billion pesos para sa pagbili ng mga makabagong military equipments, malayong malayo sa 50 billion pesos na budget ng Administrasyong Aquino. Umaasa din tayo na sana ay mas mahigitan pa ito ng susunod na Pangulo upang mas mapaigting pa ang pagdepensa sa ating teritoryo. Kaya't sa inyong opinyon, naging maganda ba ang takbo ng AFP Modernization Program sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte? I-comment nyo lamang po sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.